Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Gobyerno at Ayuda. Pre, hanggang saan inabot ng bahay niyo? Tanong ni Randy sa kaibigan niyang si Nestor nang maabutan niya itong bumibili ng sigarilyo sa tindahan. Abot hita ako sa loob ng bahay, pre. Nakakainis kasi ang kapal ng putik. Ang hirap pa naman maglinis ng ganito pag baha. Oh, nakatulog ka ba? Sino naman ang makakatulog kung ganitong lumulutang sa bahay yung higaan? Nakakainis ang ganito, no? Kapag nagpakawala ng tubig ang dam, tayo nahihirapan. Wala talagang pakialam ang mga nakaupo sa gintong upuan eh. Teka, bakit sigarilyo ang binibili mo, hindi pagkain? Tanong ni Randy nang makitang hinihitit ng kaibigan ang sigarilyong binili nito. O diba? Nakakabusog to. Ito lang ang kaya ng budget ko, pre. Buti na lang wala nang bagyo. Makakadilensya na ulit sa labas. Mahirap maghanap buhay ngayon, pre. Para lang tayong mabibiktima ng daga tapos makukonsyensya. Manatini lang tayo sa loob ng bahay, no? Hanap buhay, pre. Meron ba tayo nun? Nagtawa na ng dalawa matapos sabihin ni Nestor ang salitang hanap buhay. Ang bagay kasi na yon ang talagang wala sila. O bakit? Di ba hanap buhay ang ginagawa natin pag nanakaw? Bulong ni Randy sa kaibigan. Nabubuhay naman tayo sa ginagawa natin pag nanakaw, ah. Kaya hanap buhay yun. Sa bagay, hindi kasi tayo nakapag-aral eh. Kaya hanggang doon na lang yung kaya natin gawin. Anong hindi tayo nakapag-aral? Ang hirap kaya ng pinag-aralan natin bago na perfecto ang bilis ng kamay. Iwinigayway pa ni Randy ang kamay sa mukha ng kaibigan. Nakapag-aral tayo, pre. Hindi nga lang tayo nakagraduate kasi hanggang ngayon nag-aaral pa tayo. Pinag-aaralan pa rin natin ang bahay na papasukin natin bago tirahin. Muli silang nagtawa ng dalawa. Napapailing na lang sa buhay na meron sila. Sa bagay, tama ka nga. Siguro kung may magsasabit ng medalya, baka may medal din tayo. Aba, uno, tayo pa ba? Hindi tayo pauli sa mga batikang magnanakaw. Talo pa nga natin sila eh kasi mga nasa kulungan na. Tayo, eto, nasa baha pa. Habang nagtatawa na ng dalawa, naagaw ang atensyon nila nang may dumating na babae sa tindahan at tinawag ang may-ari na si Aling Nelia. Sinabi ng babae na may paayuda ang kanilang mayor kung kaya't pinaghahanda sila ng mga timba. Matapos makapag-usap ang dalawang ginang, hinarang ni Randy ang babae bago ito umalis. Aling Rosa, sigurado ba yung ayuda? Baka naman kagaya ng dati, sa ibang lugar, tiba-tiba, pagdating sa atin, luwa-luwa mata natin sa gutom. Yun ang bali-balita, kasi may nag-iikot na kagawad kanina. Maglabas na lang tayo ng timba at wala namang mawawala, di ba? Kung hindi tayo abutan ng ayuda, edi gutom mga abutin natin, pero magbakasakali na rin tayo. Sige po, salamat po. Hinawakan ni Nestor ang braso ni Randy matapos hititin ng sigarilyo at itapon ng upo sa baha. Aasa ka ba sa ayuda? Tanong nito habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo sa hangin. Napakamot ng ulo si Randy. Ewan ko pre, pero ang kasabihan nga, biruin mo na ang lasing, huwag lang painitin ang ulo ng gutom na magnanakaw na nakatira sa baha. O paano, sandali lang pre, bibili lang ako ng kape. Natambay na ako dito sa tindahan. Baka kalboy na naman ako ng misis ko eh. Ganun ba? Sige, mamaya magbalitaan tayo ng dami ng laman ng plastic. Tatawa-tawang sabi ni Nestor pagkatapos ay umalis na rin sa tindahan. Tanghali na ay panayang abang ni Randy sa labas ng bahay. Pasilip-silip siya sa unahan at hinihintay ang mga mamimigay ng relief goods. Ano bang sinisilip-silip mo dyan, Nandi? Nag-abang na naman kayo ng kaibigan mong si Nestor? Hoy, ikaw ah! Kung may bala ka na naman gawin, tigil-tigilan mo na yan. Marami na tayong problema. Bibigyan mo naman ako ng problema kapag nagimas ka na naman ng rehas dahil sa kakatihan ng kamay mo. Kaya ang buhay natin ay hindi na umayos ayos eh. Nakaw ka ng nakaw! Sermon sa kanya ng misis. Uy, tumihimik ka nga! Ho, bakit? Di ba tama naman ako? Nakakanda utang ako, kakatubos sa'yo sa kulungan. Utang na loob naman. Isipin mong ipinantutubos ko sa'yo, pantawid gutom na ng mga anak mo. Muntik nang tamaan ng kamao niya ang bunganga ng asawa, napigilan niya lang ang galit.
Kaya nagkakanda leche-leche ang buhay natin eh, dahil sa bunganga mo. Tigil mo na nga yan. Bakit? Hindi ka ba nakikinabang sa mga nadedekwat ko? Saka isa pa, Ayuda ang hinihintay ko. Puro katamang hinala eh. Ha? Ayuda? Oo. Puntahan mo nga doon sa bungad. May Ayuda doon ang mahal mong mayor. Magdalaro ng timba. Dali mo kaya yung drum natin para malagyan ng marami. Di yung puro kasat-sat dyan. Ang bilis mong kumalap ng chismis pero panlaman sa dyan, bagal mo makarinig ng biyaya. Teka, hindi ako nasabihan na may Ayuda. Sige nga, pupuntahan ko si Maring Glenda. Pagkaalis ng kanyang asawa, dumating naman ang kaibigang si Nestor. Inis na inis itong lumapit sa kanya. Oh, anyari sa iyo pre? Parang hindi ka nakatanggap ng Ayuda. Anong parang? Hindi talaga pre. Biglang nagiba ang timpla ng mukha ni Randy nang marinig ang sinabi ng kaibigang seryoso. Oh pre, isipin mo, nalagyan na nila lahat ng timba. Nung kukunin ko yung sa amin eh, walang laman. Nung tanungin ko, naubos na raw. Babalikan na lang daw nila. Sa dami ng timba pre, yung timba lang namin ang hindi nilagyan. Ay mali, dalawa palang timba ang walang laman pre. Eh kanino yung isa? Timba mo pre! Pinaglabas rin kasi kita ng timba eh. Nagtangis ang bagang ni Randy at kinuyomang kamao. Ginagalit talaga ako ng mayor na yan ha. Di ba napapansin? Yung may Ayuda, palagi tayong wala. Ay nako, pansin na pansin ko nga pre. Ayon sa kasabihan, kapag puno na ang timba ng iba, bawasan kasi tatapon lang. Ha? May ganun bang kasabihan pre? Kailan pa? Ngayon lang. Tiningnan niya ng seryoso ang kaibigan. Di ba si Julio, doon pa rin nagtatrabaho sa bahay ng mayor? Tanong niya na tinanungan naman ni Nestor. Yung number niya, yung pa rin ba? Oo pre, bakit? Alam ba kung saan kinukuha ng mga tao ni mayor yung Ayuda? Eh di sa munisipyo. Sira ulo, hindi doon. Sa bahay niya marami. Hindi naman niya yun mauubos eh. Kaya kukuha lang tayo ng konti. Sige na, maggaya ka. Tatawagan ko lang si Julio. Uy, gusto ko yan ah. Damian na natin ang kukunin pre. Ganun din naman yun eh. Sige lang, basta makakatakbo ka pa ng mabilis. Gabi na at nakabantay pa rin ang dalawa sa dilim malapit sa bahay ng kanilang mayor. Hindi ba sila natutulog pre? Ang tagal magpatay ng ilaw. Tanong ni Nestor sa kanya, nakatingkati na ang kamay. Ganyan talaga kapag maraming ginagawang anomalya. Kapag may Ayuda, marami na namang laman ng bulsa ng bondat ng mayor na yan. Hintay ka lang, basa yung plano, huwag mong kalimutan ha. Kapag lumabas na si Julio, yun na ang hudyat. Pre, kinakabahan ako eh. Langya ka naman pre, sa dami ng ninakawan natin, ngayon ka pa dinadaga ang dibdib mo. Hindi naman ako kinakabahan sa gagawin natin. Doon ako natatakot sa aso. Ang sabi ni Julio, may apat na malalaking aso daw sa bakuran ng mansyon eh. Aso lang yun, tao tayo. Eh apat ang paano ni, mas mabilis tumakbo. Wala namang utak. Uy, meron kaya? Pero hindi nag-iisip. Eh yun lang. Kinalibit ni Randy ang kaibigan na makita niyang may nagbubukas ng gate sa bahay na binabantayan nila. Oh, ayun na pre, malamang si Julio na yung lalabas. Ang sabi niya, kapag lumabas siyang nagyoyosi at itinapon ng yosi, ibig sabihin, rock and roll! Naghintay sila hanggang sa ang inaasahan na nga ang nangyari. Oh, tayo na pre, kagaya ng dati ah. Pagsulyap ni Randy sa kaibigan, nakita niya itong nag-sign of the cross pa. Naknang tinapay naman oh, hindi natin niya kakampisa ngayon. Huwag mong tawagin, baka mamaya may bulyaso tayo. Heh, pasensya na ah, nakalimutan ko. Akala ko kakampisan ng naaapi. Uy, kailan ba tayo naapi? Hindi tayo nabigyan ng Ayuda pre, pangaapi yun. Kaya nga, gaganti tayo ngayon. O ano, tama. Kagaya ng plano nila, dumaan sila sa likod bahay at tumalon sa pader para makapasok sa loob. Sa tulong ng kaibigan nilang si Julio, napasok nila ang bahay ng kanilang mayor habang tulog na ang mga ito. Mas mabilis pa sa alas 4 ang mga galaw nila nang tunguhin ang study room. Yun ang silid na sinabi ni Julio sa kanila kung saan daw may makukuha silang mapapakinabangang gamit. Pagkapasok sa loob ng silid, maingat nilang hinalughog ang drawer. Nakita ni Randy ang wallet na nasa ibabaw ng mesa. Nang tinan niya ito ay may lamang mga perang papel.
Agad niyang kinuha ang laman pagkatapos ay naghanap pa ng ibang target. Maya-maya, nakita nila sa bintana ang pagpataysindi ng ilaw na mula sa flashlight na hudyat sa kanila para umalis. Anak ng tinapay naman, no? Ang bilis naman. Kinalabit niya ang kaibigan at sinayan niya sang kailangan na nilang umalis. Nagmamadali silang lumabas ng silid at tumalon sa pader. Kumari pa sila ng takbo hanggang sa makalayo na sa lugar. Habol ang hininga nila habang nagtatago sa ilalim ng madilim na tulay. Nasisinagan nito ng ilaw mula sa may kalayuang poste. Ang kuripot naman ni Julio, gagawin ko na talaga siyang Agusto eh. Inis na sabi ni Randy pagkatapos siyang ilabas mula sa bulsa ang mga perang nakuha. Uy, makapal na yung perang nakuha mo ha. Pwede na yan, maraming ayuda na mabibili natin dyan. Tugon naman ni Nestor. Ay nako, ewan ko kung bakit ba nakakangiti ka sa ganitong halaga. Palagay ko, inilagay lang ito ni Julio doon para may makuha tayo. Wala man lang ako nakitang antik na pwedeng kunin eh. Wala rin kahit alahas, ito lang. Meron kaya, may nakuha ko no? Nakangiting sabi ni Nestor, inilabas niya ang dalang ilang alahas. Aba, umuhusay ka na, nakakuha ka na ng ginto at may mga bato pa. Mahusay! Dadali natin yan kay Amadeo para tunawin. Tapos, gagawin natin pera. Natigilan si Randy sa kakaibang bagay na nakasama sa mga nakuha ng kaibigan. Kinuha niya yon at sinipat. Oh, ano ito? Ewan ko. Basta kasama lang yan sa mga nakuha ko eh. Dali na natin kay Amadeo. Madaling araw ng mga tuksila sa bahay ng kaibigang mag-aalahas. Pupungas-pungas pa ang lalaki nang pagbuksan sila ng pinto. Nako po, mukhang may minalas ngayong gabi ah. Sino kaya yon? Tanong nitong kakamot-kamot pa sa ulo. Hindi kumibo ang dalawa. Bagyang itinulak ni Randy si Amadeo para makapasok sila sa loob. Inilapag na niya ang mga alahas sa ibabaw ng mesa. Kagad naman itong tiningnan ni Amadeo at sinipat. Aba, mamahalin ng mga natira nyo ngayon ah. Kanino ba mga ito? Ah, huwag na palang sagutin. Sige na, ako nang bahala dito. Umuwi na kayo, tatawagan ko na lang kayo. Alam mo ba ito? Tanong ni Randy habang ipinapakita ang hawak na kakaibang alahas. Ah, teka, kasama ba yan sa mga alahas? Tinanguan ni Randy ang tanong ni Amadeo. Pendulum ito. Ano yun? Parang anting-anting. Wow, kaya pala lalong yung mga yaman na matandang bondat na yun dahil may anting-anting siya. Swerte yun, di ba? Ibig sabihin, may papasa sa atin yung swerte. Mamalasin na siya ngayon. Kaya siguro, wala tayong kahirap-hirap na nakalabas sa mansyon ng mayor na yun eh. Tatawa-tawang sabi ni Nestor. Ano? Si mayor ang ninakawan nyo? Tanong ni Amadeo. Bigla siyang pinagmutlaan ng mukha sa narinig. Napatingin uli siya sa pendulum na hawak. Tiningnan niya ang nakadesenyong mata. Oo nga, siya nga. Ang galing, di ba? Nakalabas-masok kami na parang invisible. Pagyayabang pa ni Nestor. Tanga, hindi ganun yon. Saad ni Amadeo. Bakit? May problema ba? Tanong naman ni Randy kay Amadeo. Mabilis na ibinigay ni Amadeo ang pendulum kay Randy. Kung ako sa inyo, ibalik nyo na lang yan. Oh, bakit naman? Sayang ang swerte. Nangihinayang nasabi ni Nestor. Inagaw niya ang pendulum at tiningnan pa ito. Magkasama ang swerte at malas dyan. Kapag sinwerte kayo, kasunod nun malas. Bahala nga kayo, umuwi na lang kayo. Antayin nyo na lang yung tawag ko. Ipinagtabuyan na sila ni Amadeo. Pagkalabas nila ng bahay ng kaibigan, kinuha ni Randy ang pendulum sa kamay ni Nestor. Totoo kaya yun? Pucha, isauli na natin to pre. Hindi ko gusto ang itsura ng mukha ni Amadeo kanini. Ngayon lang yun naging ganun kaseryoso, no? Ayaw mo bang swertein pre? Malay mo, baka yumaman tayo kagaya ni Mayor. Nako, ikaw na lang. Sige, sayo na. Ibinalik ni Randy ang pendulum kay Nestor. Umuwi na tayo. Tara, mag-umaga na. Matapos ang ilang araw, nakita ni Randy ang kaibigang si Nestor na papalapit. Masayang masaya ito. Malapad ang ngiti. Haba, ganda ng araw mo pre ah. Anong meron? Tingnan mo pre. Tuwang-tuwa na iwinagayway ni Nestor ang mga papel na pera. Oh, saan ka nagnakaw? Bakit mo ko hindi sinama? Nagsusulo ka na, ganon? Hindi ako nagnakaw, pre. Sinubukan ko lang yung swerte ng pendulum.
Oh, anong ginawa mo? Tumaya lang naman ako sa waiting. Tumama ako, pre. Ibinigay ni Nestor ang dalang pera sa kaibigan. Ayan, sa'yo yan. Balato ko yan sa'yo. Sabi ko na nga ba eh, at swerte talaga yun. Malas ako sa sugal, pre. Pero tingnan mo, tumama ako ngayon. Napatawb ko yung bangka. Hindi natuwa si Randy sa masayang balita ng kaibigan. Naalala niya ang sinabi ni Amadeo na kapag may swerte, may kakambal itong malas. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng kaibigan. Pre, tumama ka na sa waiting. May pera ka na. Isauli mo na yung pendulum kay Julio. Ibalik mo na kay Mayor. Ano ka ba? Sira ulo ka ba? Nag-uumpisa pa lang yung swerte ko eh. Kung ayaw mo makatakim ng swerte, aambunan na lang kita. O sige pre, punta muna ako sa sabungan. Ikaw, mag-shopping ka na. Makapunta ka naman sa SM, no? Hindi na napigilan pa ni Randy ang kaibigan, kaya hinayaan na lang niya ito sa kanyang gusto. Dahil sa kung ano-ano ang iniisip niya, pakiramdam niya ay parang may mga matang nakamasid sa kanya. Dali-dali siyang pumasok sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas at ang swerte ng kaibigang si Nestor ay nagtuloy-tuloy. Patuloy itong nananalo sa sugal. Nakaramdam siya ng inggit kung kaya't sinubukan niyang sumama. Hindi rin naman niya nakitaan ang minamalas ang kanyang kaibigan. Pinuntahan niya sa sugalan ng kaibigan. Nakailampikit siya at punas ng mata gamit ang kamay dahil nakita niyang may nakapatong na anino sa likod ng kaibigan niya. Inakala niyang namamalikmata lang siya, pero ilang ulit niyang tiningnan ngunit hindi nawawala ang anino. Sa kakatitig niya ay humarap sa kanya ang anino. Kahit wala itong mukha, pakiramdam niya ay malapad ang ngiti nito na nagpakilabot sa kanya. Napatayo sa tuwa ang kaibigan niya dahil nanalo na naman ito sa sugal. Pero maya-maya ay unti-unti itong bumuhal dahilan para magulat ang mga tao. Nagkumpulan ng lahat para makichismis kung bakit natumba si Nestor. Gulat na gulat naman si Randy nang makitang tumilapon sa paanan niya ang pendulum. Nanginginig siyang napatingin dito. Gusto na niyang tumakbo paalis pero nakita niyang hinawakan siya ng anino sa kamay. Sa pilitang ipinapupulot sa kanya ang pendulum. Pinilit niyang labanan ngunit nakita niyang hawak na niya ang pendulum. Hindi na ito maialis sa kamay niya. Parang may sariling buhay ang kamay niya. Ipinasok nito ang pendulum sa kanyang bulsa. Nang ibaling niya ang tingin sa anino, naglakad ito papunta sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang pagsampa nito sa kanyang likod. Bagya pa siyang napahukot dahil sa bigat ng aninong bumaba sa kanya. Kasunod noon ay narinig niya ang matinis nitong pagtawa. Napabalik ang atensyon niya sa nagkakagulong mga tao. Nakita niyang pinagtutulungan nilang isakay sa tricycle ang kaibigang si Nestor para dalhin sa ospital. Ako nang sasama sa kanya sa ospital. Sigaw niya sa mga tao. Pagdating sa ospital, hindi na rin nailigtas ang kaibigan. Inatake ito sa puso dahil sa katuwaan. Ilang araw lang nakaburol si Nestor. Nakita sila ni Julio sa lamay. Kinabig niya si Julio at hinatak malayo sa mga tao. Oh, anong problema mo? Huwag mong sabihin, balak mo na namang... Pinigilan niya ang pagsasalita ng kaibigan. Ibalik mo kay Mayor ang pendulum na ito. Saad niya? Ayoko nga. Ikaw nagnakaw tapos ako magbabalik. Sira ka ba? Dahil dito, kaya namatay si paring Nestor. Tinawanan lang siya ng kaibigan sa kanyang sinabi. Oh, natatakot ka na ngayon. Nagkataon lang yan. Ibenta mo na lang o kaya ipalusaw mo kay Amadeo. Tama, si Amadeo nga. Dali-dali siyang umalis para puntahan si Amadeo. Bukas ang pinto ng bahay nito kaya pumasok na lang siya sa loob saka hinanap ang kaibigan. Studio type ang bahay kaya kita kaagad ang kabuuan nito. Nasaan na kaya yung mukong na yun? Ah, baka nasa tindahan. Doon ko na lang siya pupuntahan. Pero bakit iniwan niyang hindi nakalak yung pinto? Tanong niya sa sarili. Lumabas na lang uli siya para puntahan ang kaibigan sa tindahan nito. Pero paglabas niya, nakarinig siya ng kaluskos sa loob ng bahay pagkasara niya ng pinto. Binuksan uli niya para tingnan kung ano ang ingay na yon. Kitang-kita niya ang malaking anino na nakatayo sa gitna ng bahay. Sa sobrang taas nito ay umabot ang ulo sa kisame. Takot niyang isinarado ang pinto. Sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Amadeo. Nagulat pa siya na magsalita ito. Oh, anong kailangan mo? May ipapalusaw ko na naman.
Napahawak siya sa dibdib at humihingal na sumagot. Hindi, wala. Ano kasi? Ipinakita niya ang pendulum sa kaibigan. Oo pala, ito, lusawin mo na lang. Ha? Ayoko nga, palasin pa ako dyan. Ayoko madamay dyan. Sa tingin mo, may kinalaman talaga ang pendulum nito sa pagkamatay ni Nestor? Bakit mo nasabi? Dala niya ito nung inatake siya sa puso. Ibig sabihin, kumukuha talaga ng buhay ang pendulum? Nako, delikado yan pre, isoli mo na lang. Ayaw tanggapin ni Julio Ano bang gagawin ko dito? Ligay ko na lang kaya sa kabaong ni Nestor para dalhin na lang niya sa hukay yung kamalasan. Di subukan mo, malay mo nga. Nang sumunod na gabi ng lamay ng kaibigang si Nestor, nagpaalam si Randy sa asawa nito na maglalagay ng pera sa kamay ng kaibigan. Pumayag naman ang asawa kaya binuksan nito ang kabaong. Palihim na iniligay ni Randy ang pendulum na nakabalot sa puting tela saka inilagay sa ilalim ng katawan ng kaibigan. Pre, pasensya ka na ha. Pero kung may malas at swerte nga sa agimat na ito, sa'yo na lang ha. Diba, gusto mo naman ito? Ayoko nito pre. Ikaw na rin naman ang nakakuha nito Kaya sayong sayo na talaga to. Baunin mo ha. Huwag mo nang iwan sa akin. Bulong niya sa kaibigan. Naniniwala siyang nakakarinig ang mga patay sa mga ibinubulong sa kanila. Nag-ipit din siya ng 100 piso sa kamay nito para lang masabi na naglagay nga siya. Pagkatapos ay ibinalik na niya ang takip ng kabaong. Habang pinagmamasda ng kaibigan, nakaramdam siyang may lumapit sa kanyang likuran. Inakala niyang sisilip din ito kung kaya't nagbigay siya ng daan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang yung anino ang lumapit sa ataol. Hindi niya ito magawang tingnan. Tanging sa paa niya lang ito kayang tingnan. Pero ramdam na ramdam niyang tinitingnan siya nito. Lalong kumabog ang dibdib niya nang hawakan ng anino ang kanyang kamay. Pagkatapos ay narinig niya ang boses nito na tila galing sa malalim na balon. Talaga bang ito ang nais mo, Randy? Dali-dali siyang umalis at lumayo sa bahay ng kaibigan. Nang makalayo na, nilingon pa niya ito. Namamalikmata lang ba ako? Hindi totoo yung nakita ko. Sambit niya nang mahagip ng kanyang paningin ang multo ng kaibigan na nakahalo sa mga taong nakikipaglamay, subalit nakatingin ito sa kanya. Di ba? Naiintindihan mo naman ako, pre? Bulong pa niya. Pagkatapos ay umuwi na lang siya sa kanila. Mahimbing na siyang natutulog ng mapabalikwas dahil sa masamang panaginip. Pagbangon niya, nakita niyang may nakaupo sa gilid ng kama. Nakatalikod dito sa kanya. Nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Ha? Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Daan-daan siyang nilingon ng lalaki. Pagtingin nito sa kanya ay aninong nakadamit ang kanyang nakita. Layo mo ko! Iwanan mo ko! Pinadala na kita kay Nestor ah! Sigaw niya. Bakit pre? Ayaw mo bang swertein? Takot na takot siya nang marinig ang kakaibang boses ng kaibigan. Napatakbo siya sa paglabas ng silid at dali-daling pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagbukas niya ng ref, nakita niya roon ang aninong nakadamit ng pampatay. Ayaw mo ba talaga pre? Tanong nito sa kanya. Lubayan mo na ako! Hindi ko ang kaibigan ko! Halimaw ka! Nagalit sa kanya ang anino at sinugod siya nito. Galit na galit siya nitong sinakal hanggang sa mabuwal siya sa simento. Ano bang ginagawa mo dyan, Randy? Tanong sa kanya ng asawa nang makita siyang nakahiga sa simento sa kusina. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil pakiramdam niya ay iniligtas siya nito mula sa halimaw na anino. Lasing ka bang umuwi galing sa burol ni Nestor? Ang tigas talaga ng ulo mong hinayupa ka. Sabi ko sa iyo, di ba, maghanap ka ng trabaho para naman makatulong ka sa gastusin. Pero nagagawa mo pang maglasing? Wala ka talagang kadaladala. Hindi ka na nagbago. Napatakbo siya palabas ng bahay dahil hinahabol siya ng asawa. Gigil na gigil itong pinagbababalibag siya ng bangko. Sa kakahabol sa kanya ng asawa, nadulas pa ito sa putik na naiwan pa ng baha sa labas ng kanilang bahay. Napahiga ang asawa at nauntog ang ulo nito sa bato. Napatulala siya na makita ang tumatagas sa dugo mula sa ulo ng asawa. Natataranta siyang lumapit habang sumisigaw ng tulong. Nang madala sa ospital ang asawa, dinalaw siya ng kaibigang si Amadeo. Pre, pinadala ko kay paring Nestor yung pendulum, pero parang naiwan sa akin yung malas.
sabi niya sa kaibigan. Hindi ko masasagot yan, pre. Kumonsulta ka na sa albularyo. Nang maisip ang sinabi ng kaibigan, dali-dali siyang nagpunta sa albularyo na itinuro sa kanya ng mga napagtanungang kapitbahay. Agad niyang sinabi sa albularyo ang tungkol sa pendulum. Laksan na ang bagay na sinasabi mo, sabi ng matandang lalaki. Ibinigay ko na po sa kaibigan ko eh. Isinama ko po sa bangkay niya. Hindi ka magagawa ang ritual kapag wala yon. Kunin mo yon. Hindi ko magagawa ang ritual kapag wala yon. O sige po, kukunin ko po. Pero hindi ka pwedeng pumunta sa burol kapag nasa ospital ang asawa mo. Po? Eh, bakit po? Tatayin po. May kasabihan na kapag nagpunta ang pamilya o kamag-anak sa isang burol habang may kapamilyang nasa ospital, mamamatay yon. Sinusundo ng patay ang nakaratay sa ospital. Ipakuha mo na lang sa iba. Ay, ganun po. Tinanguan ng albularyo ang tanong niya. Pinuntahan niya ang kaibigang si Amadeo para pakiusapan na kunin ang pendulum. Nako pre, hindi kami close ng asawa ni paring Nestor. Aabulin ako ng itak nun, saka ililibing na ngayon si paring Nestor. Ha? Ano? Paano na to? Pag hindi ko nakuha yung pendulum, baka sa akin na mapunta yung malas. Anong gagawin ko pre? Eh, hindi ko alam pre, wala akong alam sa ganyan. Tulala siyang naglalakad pauwi sa kanila. Hindi pa siya nakakarating ng bahay ng makasalubong niya si Julio. Isang dipa ang layo nito sa kanya, pero nang kakausapin na niya ito ay bigla na lang umatras at putlang putla. Uy pre, bakit ba? Para ka nakakita ng multo, tanong niya. Hindi makapagsalita ang kaibigan niya. Nakaunat ang kamay nito at takot na takot na may itinuturo sa kanyang likuran. Ano ba yun Julio? Tanong niya ulit nang makitang wala namang tao sa likuran niya. Sa likod mo! Halimaw! Ano? Ayusin mo nga sinasabi mo? Bakit may nakasampa sa likod mo na anino? Hindi mo naman anino yan kasi may anino ka naman, di ba? Dalawa yung anino mo! Kinilabutan siya sa narinig. Nanginginig ang tuhod niya. Doon niya lang naramdaman na may mabigat siyang pasan sa kanyang likuran. Nakarinig siya ng malulutong na pagtawa. Kasunod nito ay ang paggapang ng kamay ng anino mula sa kanyang likuran papunta sa leeg. Hindi! Wag! Sigaw niya. Kinukontrol na ng anino ang kanyang katawan. Dinala siya nito sa gitna ng kalsada at huminto sa paglalakad. Sigaw ng sigaw sa kanya ang kaibigang si Julio. Sinasabihan siya nito na huwag huminto sa gitna ng kalsada. Pero hindi siya makakilos. Hindi rin siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa kaibigan habang tumutulo ang kanyang luha. Hanggang sa narinig niya ang galit na sigaw sa kanya ng driver ng sasakyang muntik nang bumangga sa kanya. Mabilis siyang hinatak ni Julio papunta sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang, malakas ang preno ng sasakyan. Mabuti na lang din, nahabol kita. Kung hindi, patay ka na rin ngayon, sabi sa kanya ni Julio. Nang makadaan na ang sasakyan na muntik nang bumangga sa kanya, bigla niyang nakita ang kaluluwa ni Nestor na nakatayo sa gitna ng kalsada. Uy, pre! Bakit na naman natulala dyan? Tara na! Umuwi na tayo! Sabi ni Julio sa kanya. Pre, nakikita mo ba si paring Nestor? Tanong niya. Pre, wala na siya. Libing na nga niya ngayon eh. Hindi pre, ayun siya oh. Nasa gitna ng kalsada. Kumakaway pa nga siya sa akin eh. Kaso, galit yata. Buti pa siya, hindi tinatabla ng mga sasakyan. Para siyang superhero pre oh. Nilalagpasan lang siya ng mga sasakyan. Ano man sinasabi mo? Tinatakot mo na ako eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Hinatak na ni Julio ang braso niya pero hindi siya makaalis. Hindi niya mailakad ang kanyang paa. Nang tinan niya ito, nakakapit doon ang kamay ng aninong halimaw. Ayaw niya akong pakaulan pre. Iwanan mo na ako dito. Saad niya. Anong sinasabi mo? Wala na ang halimaw. Hindi pre, hawak niya pa ako. Napasigaw si Julio nang makita nga ang anino na nakahawak sa paa ng kaibigan. Maya-maya, bigla na lang nawala ang mga sasakyan sa kalsada. Nang tingnan niya ang dulo ng kalsada, may nakita siyang karo ng patay. Tiningnan niya lang ito hanggang sa tumapat sa kanya. Paring Nestor? Usal niya nang makitang kabaong ng kumpare ang sakay ng karo. Kasunod nito, ang pamilya at mga kaibigang nakikipaglibing. Kusa nang gumalaw ang paa niya.
Lumakad ito kasunod ng naulilang pamilya ng kaibigan. Hinayaan niya lang ang anino na dalhin siya sa kung saan ito gusto. Natapos ang libing, sakalang siya nakalaya sa anino. Pre, alis na tayo. Hindi ka dapat nakipaglibing eh. Sabi sa kanya ni Julio. Ha? Nagtataka siya sa sinabi ng kaibigan. Naalala niya ang sinabi ng albularyo. Pre, bakit hindi mo ako pinigilan? Kanina pa kita pinagsasabihan eh, pero ayaw mong makinig. Tinutulak mo pa ako. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang sumama sa kanila. Ang misis ko pre, nasa ospital. Oo nga! Dali-dali siyang pumunta sa ospital. Pagdating niya doon, nakita niya ang anino na nakapatong sa katawan ng kanyang asawa. May hinihigop ito mula sa katawan ng kanyang misis. Iwanan mo siya! Iwanan mo asawa ko! Sigaw niya. Nakita niyang nangisay ang katawan ng asawa niya matapos maglaho ang anino. Dali-dali niyang tinawag ang doktor at nurse. Pinalabas siya ng mga ito para matingnan ang kanyang asawa. Pre, sabi mo sa akin na makakaligtas ang asawa ko. Sabi niya kay Julio. Hindi ako doktor pre, pasensya na ha. Puro na ako kamalasan. Pero ano kayo tumaalis? Wala talaga ako may tutulong pre. Hindi ko na nakuha yung pendulum. Kasama niya sinister sa hukay. Oo nga eh. Gigil niyang sinakalang kaibigan dahil sa pagkainis niya dito. Wala ka bang ibagsasabihin sa akin? Wala ka malang may tulong. Puro ganyan lang bang kaya mo? Natigilan siya nang lumabas ng silid ang doktor. Dok, ano pong nangyari? Pasensya na pero hindi na namin nailigtas ang asawa niyo. Sumuko na siya. Hindi na siya nakapagsalita dahil sa panlalambot. Hindi na rin niya narinig ang iba pang sinabi ng doktor dahil tila ba nabingi na siya. Hindi na rin niya binabasa ang mga papel na pinapipirmahan sa kanya. Nawalan na siya ng dahilan para lumaban. Tinulungan na lang siya ng kaibigan niyang si Julio at Amadeo na asikasuhin ang burol ng kanyang asawa. Nang mailibing na ang kanyang asawa, muli niyang binalikan ng albularyo. Pasensya na po, hindi ko nakuha yung pendulum eh. Nasa hukay na. Pero baka po may magagawa pa kayo para maalis na yung mala sa akin. Tanong niya sa albularyo. Nako, iho, wala na. Po, ano pong wala na? Wala na kayong magagawa? Subukan niyo naman po, baka may ritual o pwedeng ialay. Maliit pa mga anak ko, paano sila kapag wala na ako? Ayoko maulila sila. Wala na akong nakikitang negatibong enerhiya na nakadikit sa'yo. Hindi kagaya nung unang beses na nagpunta ka rito. Marahil ay dinala nga ng kaibigan mo sa kanyang hukay ang bantay ng pendulum. Ho, sigurado po kayo? Humiling ka ba sa kaibigan mo nung inilagay mo ang pendulum sa kabaong niya? Tumango siya nang maalala mga binulong niya sa bangkay ng kaibigan. Kung ganon, mabisa nga pala talaga ang bulong sa patay. Kumawala ang ngiti sa kanyang labi nang marinig niya yon. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nagpasalamat siya sa albularyo bago umalis. Naglalakad siya sa kalsada nang biglang may humatak sa kanya at sapilitan siyang piniringan. Isinakay siya sa sasakyan. Takot na takot siyang nakipag-usap. Nagmamakaawa siya na huwag siyang patayin. Sino po kayo? Ano po kailangan niyo sa akin? Wala po akong pera. Hindi po ako mayaman. Walang tutubo sa akin. Huwag po ang kidney ko. May mga anak po ako. Nasaan ang pendulum? Natigilan siya nang marinig ang motoridad na boses. Hindi na siya nagtanong pa. Kilala na niya kung sino ang kasama niya sa loob ng sasakyan. Pasensya na po pero kasama na po sa hukay ng kaibigan ko. Kung gusto niyo po, kayo na lang ang kumuha. Ganun ba? Ayos lang. Inalam ko lang naman kung nasaan na yun napunta. Delikado ang bagay na ninako niyo sa akin pero laking pasasalamat ko dahil kayo ang naglayo nito sa akin. Dahil doon, bibigyan kita ng gantimpala kahit na pinagnakawan niyo ko. Bubuhayin kita ngayon. Magpakabait ka dahil bukas, hindi ko alam kung mabait pa ako sa'yo. Po, opo, pangako po, magpapakabait na po ko. Pagkasabi niya noon, bigla na lang may tumulak sa kanya palabas ng sasakyan habang ito ay umaandar. Nang tanggalin niya ang kanyang piring, nasa gitna na siya ng bukid pero hindi niya alam kung saang lugar. Oh, bakit naman dito ako iniwan? Wala pa naman akong pamasahe. Akala ko ba tapos na yung kamalasan? Bakit may natira pa? Napatingala siya sa langit at kinausap ang kaibigan. Uy pre, bakit di mo inubos na dalhin lahat ng malas? Nagtira ka pa talaga?
Gara mo naman, oh. Pero napaisip siya na mali ang kanyang tinitingnan. Ay, hindi. Baka hindi ka pala sa langit na punta. Tumingin siya sa lupa saka muling kinausap ang kaibigan. Uy, pre! Last mo na ito, ha? Huwag ka na rin magpapadala ng swerte kasi kakibat nun, malas. Magtatrabaho na ako ng marangal mula ngayon. Hindi ko na pagnanakawan ng bahay ni Mayor. Pero ikaw, magpakabait ka dyan para malipat ka sa itaas, ha? Salamat nga pala sa iyo, pre. Paalam, ha? Ingat ka dyan. Naglakad siya at naghanap ng kalsada na may dumadang sasakyan at nakiusap siya na isakay siya para makauwi sa kanilang bahay. Wakas!